everyone, it's Emma Grace and welcome back to my channel. So today, ang share ko sa inyo ay yung mga cheap supplies na ginagamit ko for my online shops. So bukod nga dun sa mga products na binibenta natin online, so we also have to consider yung mga items or mga supplies na kailangan natin. So like for example, sa pagpapack ng mga orders, ano ba yung mga supplies na kailangan natin doon? And then, sa pag-engage natin sa mga customers natin, ano din yung mga supplies na kailangan natin doon? So yan yung mga isa-share ko sa inyo. Iisa-isahin natin yung mga ginagamit ko na mga supplies o mga cheap supplies. Actually, mura lang tong mga to and hindi natin kailangan bumili ng mga expensive na mga supplies para lang doon dahil nga pinapatong din natin yung mga prices na to doon sa mga products na binabenta natin. So para lang din talagang hindi masyadong maging mahal yung mga products natin online, we have to consider itong mga supplies na to. So iisa-isahin natin yan. At ang hope ko ay makatulong itong video na to kung kayo ay naghahanap din ng mga cheap supplies na gagamitin nyo sa inyong online business. Especially doon sa mga bago lang, no? Yung mga newbie na Shopee seller or TikTok seller. So yan, I hope na makatulong ito. So mag-start muna tayo dito. So itong mga to, yan. So meron ako dito ang mga pouches. Itong mga pouches na to ay depende sa kung sino yung naka-assign sa inyo na courier. So si Shopee yung nag-a-assign sa atin ng mga courier. So kagaya ng sinasabi ko din before sa mga videos ko, mga previous videos ko, na itong mga pouches na to ay libre lang din ito. Tapos pwede kayong humingi doon sa naka-assign na courier sa inyo. So maraming ang mga couriers na meron si Shopee and si TikTok, pero sa akin ang naka-assign lang ay itong JNT. So dahil itong JNT lapit lang ito sa amin, so along the way lang din. So pag gusto kong i-drop off yung mga parcels ko, pwede ko na ding i-drop off doon. So ito lang yung in-enable ko sa shop ko, pero actually dalawa to, merong SPX tapos meron yung JNT, dahil nga convenient for me yung JNT. Ito yung pinili ko or ito yung in-enable ko sa aking shop. So yan, merong mga pouches na pinoprovide yung mga couriers natin. So tanong nyo lang kung pwede silang magbigay, tapos nagbibigay naman talaga sila ng libre. Or kaya naman minsan, pag si Kuya Rider yung nagpipick up, sometimes may dala na yan ng mga pouches, so pwede din kayong humingi sa kanya. So meron tayong iba't ibang klaseng sizes ng mga pouches. So meron akong small, meron din akong medium, yan, medium, tapos meron din akong large dito. So at least itong mga to, dahil libre na itong mga to, hindi na natin kailangan pang bumili ng mga pouches. At least nakakabawas ito sa ating expenses bilang mga seller. So yan, itong pouches. Meron din ako dito ang isa pa, itong bubble wrap naman. So ako, hindi ako masyadong gumagamit ng mga bubble wrap dahil ang ginagamit ko dito ay yung mga carton boxes. Mamaya pakita ko sa inyo. Yan, so bubble wrap, especially kung yung mga products na binibenta nyo online ay mga fragile. So ibig sabihin, mga babasagin or mabilis masira, so kailangan natin i-bubble wrap. So yan, meron akong white na ganito or yung transparent na color, tas meron din akong black. Pwedeng actually, pag halimbawa naka-box na yung mga products ninyo, pwedeng ibalot nyo na lang ng bubble wrap, tapos hindi nyo na siya ilalagay doon sa mga pouches. Kung halimbawa malalaki talaga yung mga items na binibenta nyo online, so bubble wrap will do. Tapos irarap nyo na lang siya sa packaging tape na clear tape, tapos ilalagay yung ating mga waybill. So yun na, that's it na yung ating packaging. Pero make sure lang din na maayos yung ating pagkakapak para at least ay maiwasan natin yung magre-refund yung mga customers natin. Kasi ang hirap pag nag-refund yung mga customers, tapos ibabalik din sa atin, tapos sira na, hindi na rin natin mapapakinabangan. So malulugi na tayo by that. Kaya dun pa lang talaga sa packaging, kailangan pag-isipan na natin paano ko ba mapapak yung aking mga materials or mga products na binibenta ko ng safe talaga na makakarating doon sa ating mga buyers. So yan. So bubble wrap. Meron ako dito ang bubble wrap. So yung next naman ay itong mga packaging tape. So yung mga packaging tape na ganito kalalaki, sobrang useful nito for me dahil nga yung mga items na binibenta ko ay mga books, tapos mga journals, tapos mga learning materials. So I make sure talaga na hindi talaga sila malulukot or hindi talaga mababasa or hindi masisira kapag dumating sa mga buyers. Kaya binabalot ko talaga ng mga packaging tape. So irarap ko lang or ilalagay ko sa carton box yung mga books, for example, tapos ibabalot ko ng packaging tape bago ko sila ilagay
sa pouch nila or kaya bago ko i-bubble wrap yung mga item. So, very useful din itong packaging tape sa akin dahil ito din yung ginagamit ko sa pagdidikit ng mga waybills dahil wala pa akong thermal printer. So, ito pa yung ginagamit ko tapos bond paper. So, nagpiprint lang ako ng airway bills sa bond paper and then gugupitin ko yon tapos ididikit ko using itong packaging tape para lang at least ma-secure ko din na hindi mababasa yung waybill or kaya naman hindi mapupunit. So, nilalagyan ko ng packaging tape. Since nabanggit ko na kanina kung paano ako nagpapack ng orders, gumagamit ako ng packaging tape tsaka ng mga carton boxes. So, yan. Papakita ko na sa inyo. So, meron ako ditong carton box and then itong mga carton boxes na to ay makakapal ito. So, dahil merong minsan na pinako yung order tapos medyo manipis yung cardboard. Ang nangyari ay nagkaroon siya ng crimps doon sa pinakagilid nung book na binili sa akin ng buyer. So, nahiya talaga ako dun sa buyer dahil nga hindi ko in-expect na ganun pala talaga na pwedeng masira talaga yung mga items natin kapag nasa shipping na sila. Kaya, I made sure na kapag bumili ko ng cardboard ay yung makakapal na. So, meron ako mga binibilhan na makakapal talaga na mga cardboard na mga carton boxes. So, yan. Lalagay ko pala, by the way, yung mga links nito down in the description box. So, naghahanap kayo ng mga supplies para gagamitin nyo sa inyong mga online business. So, yan. And then, I also have here itong bond paper. Very, very, very useful sa akin to dahil nga wala akong thermal printer para makapag-print ng aking airway bill. So, gumagamit muna ako ng bond paper. So, meron na yata akong dalawang videos na ginawa about naman sa printing ng way bill. So, kung gusto nyong malaman kung paano mag-print ng mga way bills using mga regular printer, gamit din yung mga bond paper. So, meron din akong video nyo. So, lalagay ko yung link no down in the description box. So, yan. Bond paper. Tapos, sa isang bond paper, apat na waybills na yung kasha dito. So, yan. 1/4 ng bond paper yung regular size ng ating mga airway bills. And speaking of mga bond papers and waybills, so, ang ginagamit ko nga na pagpiprint ay yung mga regular printers. So, meron ako dalawang printers dito sa bahay. So, meron akong maliit dito. And then, meron din ako dito yung Epson Workforce. So, yung Epson Workforce ay ginagamit ko to sa pagpiprint ng mga books dahil sobrang efficient niya talaga and then kaya niya talaga yung mga mass production. Pero yung maliliit na mga printers na kagaya nito, yung Canon, so medyo sensitive sila pagdating sa mass printing. So masyadong napupuno agad yung kanilang mga cartridge. Kaya minsan hindi ko talaga sila nagagamit. So ginagamit ko lang sila usually kapag mga airway bills. So yan, ito yun, bond paper tapos mga printers. Next, of course, ay kailangan natin ng cutter tapos ng scissors. So, yung cutter, ginagamit ko siya kapag nagkakata ko ng mga cardboard dahil nga makakapal yung mga cardboard. So, ito yung ginagamit ko. And then, scissors din sa pag-cut ng mga waybills, ng bubble wrap, tapos ng iba pang mga ginagamit ko for my packaging. And so, now, we will proceed sa mga stickers naman na ginagamit ko. So, meron ako ditong sticker na ang nakalagay dyan ay fragile. So, ayan. So, fragile. Para lang, at least, ma-make sure lang natin na hinahandle talaga ng maayos ng mga couriers natin yung ating mga items. So, I don't know kung paano kung nangyayari or kung ano na nangyayari kapag nasa shipping na yung ating mga parcels. Pero, at least, by putting yung mga ganitong stickers ay marirremind lang yung ating mga couriers na okay, kailangan kong ingatan itong mga products na to. So, ayan. So, naglalagay ako ng fragile na mga stickers. Yung next naman na sticker ay ito. So, yan. Maliliit lang to. Thank you na mga stickers. So, itong mga thank you na stickers na to ay iba't ibang mga design yan. So, makikita nyo. Tapos, ano lang to? Ang cheap lang nito. Parang mga 25 pesos lang yata to. Tapos, yan. Kinakapit ko siya sa pouches kapag nakapack na yung mga orders to. So, kasama to ng fragile. So, nakadikit din itong thank you na sticker. So, ito yung ginagamit ko para lang at least makapagpasalamat ako doon sa mga buyers na bumili sa shop ko. So, yan. And then, meron din akong sticker dito na pang freebies naman. So, meron kalagay dyan na free gift. Iba't ibang colors naman yung meron dito. So, yan. Free gift na kalagay. So, kapag meron akong bibigyan ng freebies, so nilalagyan ko lang ng sticker na free gift para at least alam lang din ng buyer na meron siyang free gift na inside the package na binili niya sa akin. Yan. Tapos, meron din ako ditong sticker naman, pero pang Christmas na to. So, yan. Iba't ibang klaseng mga
design din yung meron dito. At least kapag Christmas, so nilalagyan ko sila ng mga stickers na pang Pasko. Para at least nasa pouch pa lang, na-excite na talaga sila na i-open yung kanilang mga parcels. Dahil nga, ang cute ng mga stickers na to. Mura lang din ito, mga to. Yan, lalagay ko yung mga links kung saan ko nabili itong mga to down in the description box. So, yan! Ito yung mga usual na mga supplies na ginagamit ko dito sa Graceful Homeschooling. Especially kapag nagpapack ko ng mga orders kasi yun lang naman din yung usual na supplies na kailangan natin aside dun sa mga products na binibenta natin online. So, there you go! Thank you so much for joining me! And I hope that you will join the Graceful Homeschooling family. So, i-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!